Hello guys. Kumusta kayo? Magandang araw sa inyo lahat, no. So ito na, no. Sige na, sasagutin ko na, no. Napakaraming nagme-message tungkol sa tanong na 'to, no. Hindi ko alam bakit tinatanong pa 'to, to be honest, eh. Pero sige, pagbibigyan natin yung mga nagtatanong, no. Kasi lahat naman tayo dumaan sa newbie stage, no. So yung tanong, no, napakasimple. Paano daw ba natin malalaman kung uptrend or downtrend yung market, no? O paano natin malalaman, no? So napakasimple lang, guys, no. Sa totoo lang, yung uptrend tsaka downtrend, no, nandun na sa root word, eh, up tsaka down, no. Kung kaya mong identify yung distinction ng up tsaka down, dapat kaya mong ma-identify yung distinction nun pagdating sa market, eh, no. So ngayon, paano natin malalaman kung uptrend na yung market or downtrend? Simple, guys, tingnan nyo sa chart. Hindi, pero biro, guys, no. Pero tingnan nyo sa chart, hindi naman magsisinungaling yung chart, eh. Diba? Nandun na sa chart, eh. Titingnan nyo na lang, eh, kung uptrend yung market or downtrend, eh. Kaya ka nga nag-follow the trend, no? Eto, simplihan ko na lang. Kaya ka nga nag-follow the trend. Kasi, nag-i-exist na yung trend. Di ba? Hindi ka naman mag-follow the trend nang walang nag-i-exist na trend. So, kailangan ma-identify mo na pataas yung market or pababa yung market. So, yung up tsaka down na tanong, kaya mo i-identify yung left and right. Parang ganun lang din yon, no. So kung kaya mong identify yung up tsaka down, simple lang, guys. Tingnan nyo sa market, tingnan nyo sa chart. Hindi magsisinungaling yung chart. Kung para sa inyo magulo yung chart, parang nagko-consolidate, malamang nagko-consolidate nga yan, no. Kasi pag ang market trending up or trending down, malinaw yan. Ngayon, boss, anong time frame namin titingnan yung market, no? Kailangan ba laging higher time frame? Kasi let's say sa lower time frame, downtrend yung market. Sa higher time frame, uptrend yung market. Ano yung totoo? Tingnan nyo, guys, no? Halimbawa, ganito. Kasi laging ganun, eh. By default, ang iniisip lagi nung karamihan, mas matibay yung higher time frame kaysa sa lower time frame. Mali yun, guys. Sobrang mali nun. Eto, ibibreak ko na sa inyo, no? Hindi totoo na pag higher time frame, mas mainam yung higher time frame kaysa sa lower time frame, no. Kasi halimbawa, ganito. Sa higher time frame, downtrend yung market, no. And then sa lower time frame, uptrend yung market. Okay, higher time frame, downtrend yung market. Lower time frame, uptrend yung market. Okay. Ano yung susundin mo? Yung downtrend ba na nasa higher time frame or yung uptrend na nasa lower time frame? Depende, guys. Eto, isipin nyo, ha. Kung halimbawa yung sa lower time frame na nagra-rally up, no, nagra-rally up pa lang siya, lower time frame, eh. Nagra-rally up pa lang, nangyayari yun across the correlation, meaning apat na pairs, limang pairs, or anim na correlation, sabay-sabay nagra-rally up. Versus doon sa downtrend sa higher time frame na nangyari lang yun sa iisang pair. Common sense. Ano yung mas matibay? Yung rally up na nangyari doon sa correlation or yung downtrend na nangyari lang sa isang pair sa tinitingnan mo? Eh di mas matibay yung H1 kaysa doon sa higher time frame. Mas susundin mo yung H1 kaysa doon sa higher time frame. Bakit? Kasi yung market, common sense, gumagalaw yung market dahil sa momentum. Hindi naman sa structure. Napakaraming structure pag tumingin ng chart, kahit anong time frame, ang daming structure dyan. Eh boss, merong double top 5 years ago. 5 years ago pa yun, bro. Nakamove on na yung tao. Palagay mo yung order doon 5 years ago nandun pa, nasa liquidity pa. Diba? Yung market gumagalaw dahil sa order blocks. Ano yung order blocks? Momentum. Diba? So, mas matibay ang momentum kaysa sa structure. So, kung yung momentum
yung rally nangyayari across the, sa correlation, mas matibay yun. Kahit pa against pa sa higher time frame ng tinitrade mo. Laging ang susundan nyo, yung nangyayari sa correlation, kasi hindi naman lalakas o hihina yung currency para lang sa isang pair. Laging nangyayari yan across the correlation. No, so balik tayo dun sa tanong, paano ba malalaman kung uptrend or downtrend yung market? Tingnan nyo sa chart. Yun lang ang sagot ko, tingnan nyo sa chart. No, eventually sa una medyo magulo, pero ganun talaga eh. Hindi naman magsisinungaling yung chart eh. Kaya nga mas madaling hanapin yung follow the trend kaysa sa reversal. Diba? Kaya lang naman majority ng traders naghahanap ng reversal na pasok kasi mas malaki yung greedy kasi eh. Mas malaki yung nakikita nilang TP1, TP2 sa reversal kaysa dun sa follow the trend. Diba? Natural na greedy yung tao eh. Kaya laging 90% ng trader puro reversal lang inahanap. Diba? So, kaya mas madaling hanapin yung follow the trend kasi yung trend nag-exist na. Unlike sa reversal, lagi kang manghuhula. Ah, eto na, sagad na ito yung market. Dito na yung sagad ng market. Diba? Kaya mas maraming nakakatay sa reversal kaysa sa follow the trend. Gets nyo guys? So, napakasimple.